Good morning, mga mare. This is my day 2 in Tokyo. And right now, it is 11:30 a.m. 6 degrees daw. Construction. So anyway, today's the concert day. So for today, what I'll do is I'll just walk around and look for a place to eat. Babalik ako ng hotel ng mga 1 p.m. to freshen up. Tapos pupunta na ako ng Tokyo Dome. Tinanggal ko yung belt ng coat ko. Kasi mga mare, naiinitan ako kapag suot-suot ko. Itong bakurocho, binasa ko na it's supposed to be a horse trading town back in the day, back in the 1600s to 1800s. Yun na naman isang JR station, so that's probably another exit. And then may 7-Eleven dyan, Comfort Hotel. This is the JR station also. Ito mga bag. Leather bags kaya yan. Cute. By the way, this is what I look like right now. Gusto niyo yung pa-turtle neck ni Mayor? Ayan oh. So yun nga, nabasa ko na maraming vintage clothing rito. Ayan. Vintage. Hindi mukhang panlola to, mga mare. Vintage nga, charot. Ito cute yung mga summer dresses. Wholesale? Ganda, oh. Uyo, ito yung umiikot na parking space. Ayun, nasa taas yung sasakyan. Mga kimono. Ay, it's so nice. Parang mga sila. Mga traditional ones, no? They're selling winter items. Magaganda to. Leather. Ganda. Tsaka branded yata tong mga to eh. No, it's one brand. Kawi Jamel. Ay, gusto ko to. No, it's another brand. Ay, ang ganda. Hindi lang kasya sa akin. Oh, look at the texture. Mainit to. Tingnan natin tong cream. Ay, ang ganda, mga mare. Japan na Japan. Yeah, iba-ibang brand. So, it's a boutique. You can buy anything you want here. Ay, lip ko to. Yung may paganyan sa loob, oh. So nice. Wholesale only? Ano kaya ibig sabihin nun? Parang, wholesale area yata ng mga damit to. Oh, kasha to kay Brie. $6.90 only. So, magkano yung $6.90? ₱250. 'Di ba? Tsaka maganda yung quality, mainit sigurado 'yan. Mga mare, dito kayo mag-shopping. I don't know if these are new clothes or these are second hand. Yun lang ah, pero ang dami. Uy, Taylor Swift yarn. Ganda, mga mare. Kung sino man sa inyo magsusuot ng ganyang kulay na coat, bilib ako sa inyo. Gaganda. Ay, naku, napaka-luxurious ng dating, oh. Ganda, mama. Anyway. Ang bilis ko ma-distract, no? Para akong 4-year-old. May APA Hotel rin dyan, no? Daming APA Hotel dito, sabi ko na, eh. So, pag nandito kayo, you guys need to be a little aware of which APA Hotel you are going to. $3,500. So, this is mga 1.6 lang to, mga mare.
Tama ba yung conversion ko? Na lugar tong ano, Bacurocho. Look, wholesale. I'm seeing a lot of words that say wholesale. Hindi ko lang alam kung may makakainin pa rito, ha? Tapos nauwi lang tayo sa 7-Eleven, no? Hello, how much? 550. 550. This one? This one? Yes, please. Thank you. Thank you. No, Mary. Nakita ako ng ano, isang kainan na maraming nakapila. So, pumila na rin ako, diba? Keme. Diba sabi nila dito sa Japan, if people line up, it means it's good. So, I lined up. Gusto nyo yun? 550 yen is only how much? 200 pesos? 220? Not bad, diba? Tara, punta tayo ng Lawson. Di pa ako nakakapasok dyan. Mga mare, kahit yata dalawa yung cashier, isa lang ang pila. Because everybody's here, so... Nakapila lang ngayon ako. Mga mare, aside from onigiri, bumili ako ng desserts sa 7-Eleven. Malalapit lang kasi. Gusto ko lang makita yung ano, vendo machine dito sa second floor. Yan, you can pay using Alipay. So, pwedeng GCash dito. Pwede rin cash, of course. And then, there's an ice dispenser. And dito sa ice dispenser, hindi lang ice pwede mong kunin. Pwede yung... Nakita niya yun? Pwedeng ice lang. Pwedeng ice na may tubig. Pwedeng tubig lang. And then microwave. Meron din cup. Seaweed soup, mga ma. This is what I chose. Karaage yata yan. Tapos complete na siya, oh. Mayroong itlog. May pansit. Karaage. May kulay sa ilalim. May sauce. Tingnan natin to. Kasi big girl tayo. Kulang yung ganyan lang kakonte. This is like egg with tomatoes. Parang egg may na may very light tomato sauce. Masarap din, mga mare. Karaage. Ang sarap, mga mare. Hindi siya maalat, pero malasa siya. Malinamnam. Tuna siya. Na may sesame seeds. Ah, salmon and sesame. Tuna ako ng tuna, kaya pala pink. Masarap, mga mare. May pagkalasang fish floss na hindi matigas, which is good, no? Sarap, ha? Sabi rito, dumpling and sauce. Tikman natin yung sauce lang. Ano siya ha? Tingnan nyo. Anong texture to, mga mare? Toyo pero matamis? Pero masarap? Sarap pa. Ito siguro rice, ano no? Rice cake. Parang bilo-bilo. Okay.
Ayan. Mga mali, bilo-bilo nga siya. Tapos yung tamis lang niya galing dito sa very congealed na sauce. Pero hindi siya heavy, ha. Mas matamis siya dun sa pudding kagabi. Pero hindi ko siya makaklasify na sobrang tamis. Alam niyo bakit? Kasi yung bilo-bilo, parang sakto lang yung lasa niya. So, when you eat it with the sauce, okay na siya, balance. Hindi siya sobrang matamis. If you're just gonna taste the sauce alone, it's sweet. Especially for someone like me. But, if you combine it with this rice cake or rice ball, perfect, mga mare. Naubos ko na, ang sarap. By the way, can I let you guys know, pag nakita niyo tong signage na to, I don't know if you can see it, no? Or this one, no? Ayan. Yung square na yan, na may arrows. That means that plastic is recyclable. So, napansin ko, sa lahat ng packaging dito sa Japan, kahit na plastic sila, they're all recyclable. Even this. Ewan ko lang sa spoon, ha? Baka hindi. Mama, hindi ko maubos yung dessert. Dahil rice cake siya, nakakabusog. So, buti may fridge. Hindi ko rin maubos to, kalahati pa. Hi, mga mare! It is 2:24 PM. We're on our way to Tokyo Dome. Medyo natutunaw na yung ice dito sa gilid, oh. Lalakad tayo ng 700 meters for the station. Tapos, we're gonna meet the ticket seller. Yun ang maganda sa Google Live View. It will teach you where to walk. Diba? Sundan lang yung arrow. Alright, here we go. Whew! Daming lakad, mga mare, pero okay lang. Ito o, mga lockers. Yung ganito kaliit na locker, 400 yen. Hindi ko alam kung whole day yan or per hour. So, platform 1 on the right. Yeah, I'm gonna go to Jimbocha Station. Mga mare, sinasabi ko ano yung pinto na mag-open. Dito tayo. Paano ko nalaman na exit A2? Nakalagay mismo dito sa Google Maps. Exit via A2. So that's what we will do. Exit A2, papunta raw dun. Mga mare, hagdan galore, ha? Kaloka. Exercise to. I'm here at Tokyo Dome area na. I'm meeting the ticket seller dito sa Starbucks na lang. Ayan. Pagod ako sa hagdan, mga mare. Yung pawis ko. Ako na ang pinapawisan dito sa Tokyo. Gusto niyo yun? Yay, mga mare! May ticket na ako. Naka-vlog ko na. Oo. Yay. Feeling vlog. Ito sila. Hi! Naka-lover sila. Naingit ako. No choice, nag-red na lang. Kasi ito lang yung kulay na nabili ko sa Shein. Yeah, mga Shein ko yung ano na. Diba? Yung mga kasama ko. You're so pretty and young. We're here. Ang dami ng tao. Puro naka Taylor Swift. May iba may merch. Bye, Tokyo Dome! Kinapalan ko yung mukha ko. Kahit wala akong pampalit ng friendship bracelet, humingi ako. Alam niyo bang biglaan lang ang Japan trip na ito?
Sa sobrang hindi siya planado, bumili ako ng plane ticket at nagbook ako ng rooms 4 days before ng departure ko. Kalalabas lang ng visa ko noon and ang original plan ko talaga ay mag-Japan ng March. So dapat may almost 2 months pa ako para paghandaan ang pag-alis ko. Kaso all of a sudden, nung January 30 or 31 yata, may napansin akong comment sa isang old post na sabi niya may extra ticket pa siya. So nagbakasaka din lang ako kahit na feeling ko baka di ko ma-afford ang ticket kasi by that time, 1 week away na lang ang concert sa Japan at sobrang mahal na ng mga nakikita kong ticket prices, meron ng 40,000, 50, 60, 70, ganyan. Hindi pa agad nag-respond si seller so akala ko talaga wala na. Lo and behold, mga 2 to 3 hours later nag-respond si seller at sabi niya 15,000 yung ticket. Hindi na ako nakapagkulitan, tinanong ko na lang siya kung ano ang last price at paano ko siya babayaran. Ang bilis kausap, sabi niya 13,000 ang last price at kahit 2K lang ang i-down ko, okay na sa kanya. Eh usually yung mga seller na nakikita ko, gusto nila fully paid bago pa kayo magkikita, ganyan. So, naisip ko na sige, parang take my chance na lang for 2,000, pero of course, bago naman ako nag-transfer ng 2,000 sa kanya, chinek ko naman yung profile niya. Medyo mahirap lang talaga i-validate kung legit profile siya kasi parang 4 or 5 lang yung mga posts niya. So talagang chinek ko yung mga comments, legit ba yung mga taong nagko-comment sa post niya, magkaka-apelido naman sila, mga family members niya siguro. Yun lang, di ba, umiiwas lang akong mascam. Anyway, itong si Mavi, yung seller, napaka-reasonable niya. Siya na mismo nagsabing, yun nga, mag-down ako ng 2,000, tapos magkita na lang kami sa Tokyo Dome ng February 8, yung concert day. At dun ko na rin mismo bayaran yung balance, tsaka niya ititransfer yung ticket sa akin. Ang mahal na ng plane ticket that time, pumapatak na ng 25,000 pataas, pero naisip ko, once in my life lang naman ako manonood ng concert, and if there's any concert I should see, ito na yon. Taylor Swift is at her prime, and baka ito lang ang tour na papasadahan ni Taylor lahat ng albums niya. So kahit na hindi pa rin ako very sure, talagang tinuloy-tuloy ko na lang tong biglaan na Japan trip na ito. Di ba narinig nyo sa vlog, sobrang tuwa ko na na-transfer sa akin yung ticket. Kasi until the last minute, nasa Japan na ako, nung nagkita kami sa Tokyo Dome, kinakabahan pa rin ako na baka hindi siya legit. Alam mo yun? Anyway, the seller turned out to be legit, tapos ang bait pa niya. Sobrang tuwa ko pa kasi randomly assign yung seats. And it turned out na ang lapit namin sa stage, mga 100 meters away lang. Hindi masyado halata kasi pangat yung camera ko. Pero nasa likod lang kami ng mga VIP, ng mga nasa floor. So diba sobrang sulit for 13,000, tapos nasa Japan ako. So hindi rin pawis-pawis ang peg in a concert. Alam mo yung ganun? This Japan vacation is the first time I spent on something that much na para sa sarili ko lang talaga, na walang ibang nakinabang. And take note mga maha, yung ginastos ko sa Japan, sobrang ang laki-laki na niya para sa akin, ang mahal-mahal na niya para sa akin. Pero sa karamihan, sa totoo lang, halaga lang siya ng isang cellphone. Iba kasi talaga pag single mom eh, madalas naman walang natitira para sa'yo. O kung meron man, yung latak na lang ng income mo. So yes, aminado naman ako, napamahal talaga ako sa plane ticket at hotel dahil biglaan. Pero I can say na worth it ang gastos na ito dahil first time ko ang nakanood ng concert sa buong buhay ko at first ever trip ko to sa Japan. Mag-40 na ako this year at sinabi ko na lang din na regalo ko to para sa sarili ko. Sabi nga ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Ang reality ko kasi as a single mom is no one else will take care of me or give me a present like this. So I just made it happen for myself. Ayun mga ma, as always, salamat sa pagtitiis at panonood ng vlogs ko. See you again soon! This one is 583 yen. Tapos ginamit ko na lang yung coins ko pang bayad. Pag magbabayad ka ng coins sa 7-Eleven, ihuhulog mo lang sa isang butas, pati yung sukli lalabas automatically. So, ininit ko to ng 3 minutes. Actually, I don't know if
it's for 2 minutes or 6 minutes kasi nakalagay dito sa support. You can see it. If the microwave is 500 watts, 6 minutes. If it's 1,500 watts, 2 minutes. Ginawa ko 3 minutes. Kasi hindi ko alam kung ilang watts yung microwave ng ano, hotel na to. Wow, ang bango. So fragrant, mga mare. Naglalaway ako. Tingnan nyo itong ano, dumplings niya. Sakto lang, parang wonton. Mmm. Mare, malasa sobra, mga me. Pero hindi mo sasabihin maalat. It's tasty. Kulang sa init to, mga mare. Feeling ko dapat 6 minutes. Baka 500 watts. Itong noodles. Mmm. The noodles are very bouncy. Not bad, ah, for 7-Eleven food. Tingnan nyo si Apa Hotelo. So thoughtful. Hindi kasi ako nagpalinis kanina, diba? Bagong robe. Bagong towel. Ayan. Ay! Ay! Sorry. Basta, binigyan nila ako ng new set of supplies. Bagong cups, kape, tea, even yung pang ano, pang kuskus. Ginamit ko nga to. Sobrang lambot nito. Tatago ko na yan. Ang galing naman ni Apa.